Kasabay ng reklamo ng ilang Manila Water Company customers sa mataas na singil sa kabila ng naranasang kakulangan sa tubig, makakapanayam natin ang kanilang communication manager na si Dittie Galang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Howie, at magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. May mga reklamo ng ilan yung customer na kahit nawalan sila ng tubig simula nung Marso, tumaas pa rin ang kanilang water bill. Are you getting similar reports from your customers? Meron naman pong ilang isolated complaints din kaming nakukuha, and on a regular basis kahit po nangyari itong water shortage, meron din po kami mga nakukuhang ganyang mga complaints from our customers. Ina-assure lang po namin na yung kanilang natatanggap na bill ay based on yung actual reading po ng kanilang metro for that month. Dahil po sa ating read and bill system, pagkabasa po ng ating meter reader ng kanilang metro ay binibigay naman po agad, nagpiprint na po ito agad ng bill at binibigay ito sa customer. So wala na pong ibang pinagdadaanan ito. So ito yung actual reading dun sa kanilang metro at that particular time. Okay, sinasabi yung isolated, no? I mean, do you have any numbers? Binibilang nyo ba kung gaano kalawak itong mga reklamong ganito? At ano yung maasahan nila? Will you be going back and investigating kung paano ito nangyari? Or are you assuming correct itong mga reading na to? Ang initial po is talaga yung assume natin correct itong reading na to at yung actual na na-generate ng kanilang mga metro. Sa ngayon po, in-extract ko pa rin po yung number of complaints that we've received since nagkaroon po ng water shortage. And para po matignan naman natin kung meron nga po itong trend. Sa ngayon po, aming pong tinitignan na maaaring pwedeng maging dahilan po doon sa nabanggit na nga po kanina ni General Velasco na maaaring may tagas pa rin po yung kanilang mga linya. Doon pong panahon na nagkaroon na ng tubig, yung kanila pong maaaring naipon ay higit pa doon sa kanilang usual na nakukonsumo ng mga nakaraang buwan. And this is expected naman po dahil mahirap nga naman po na maubusan tayo ng tubig sa loob ng isang araw, or meron din naman pong instances marahil na naiiwang bukas yung kanilang gripo habang walang tubig at pag dumating na yung tubig ay patuloy lang na dumadaloy yung tubig sa kanilang mga gripo. Sa amin naman pong parte, kung meron pa po silang karagdagang questions or gusto pa rin nilang paimbestigahan ito, wini-welcome naman po namin ito, and we treat this as on a case-to-case basis. Ano po, pwede din po namin ipatest yung kanilang metro kung gugustuhin po nila. Okay, pero may mga tao, may mga customer kayo na nagsasabi na hanggang ngayon, parang hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon, lalo dito sa mga ilang community sa Mandaluyong. So, ano po yung mensahe ninyo sa kanila? What's the progress of the restoration of full water services sa mga lugar na nawalan po ng tubig? Ngayon po, medyo maganda na po yung outlook natin ng water supply. Ano po? Siguro dahil as expected, hindi rin po tuluyang magiging masaya yung ating mga customers hanggat hindi po namin na ibabalik yung 24/7 ng water supply. Doon po sa mga areas na nabanggit, yung mga hardly hit po nung nakaraan sa Mandaluyong, nagkakaroon na po sila ng tubig araw-araw, although meron pa rin pong rotational water service interruption. And ito naman po yung pinagsusumikapan natin, ano, na makapagbigay ng 24 hours na supply ng tubig sa lahat ng aming mga customers. So ngayon, 99% na po yung tinatawag natin water availability. Doon po, ito po ay yung mga nagkakaroon na po na mahigit na 8 oras na supply ng tubig sa loob ng isang araw at minimum 7 PSI o yung umaabot lang po sa ground floor. Okay. And, yes, sir. Yeah, ma'am. Oh, just on another topic, itong sanction ano na inimpose ng MWSS, itong 1.134 billion pesos na in penalties, no? And I understand 600 million ito ay mapupunta dun sa pondo ng para sa bagong water source. Pero the remaining 534 million ay doon ba kukunin yung pang rebate? Can you explain some of the mechanics paano gagamitin o paano ibabayad itong sanction na to na medyo malaki, ano? Haven't heard of any sanction this much on a company before. People are asking about rebates, ng mga nawalan ng tubig. May babalik ba na pera sa kanila?
Sa ngayon po, wala pa rin po kaming natatanggap nung specific na implementation guideline with regards to dito sa penalty na ito, kung paano po ito ibabalik sa customers. Hinihintay pa rin po namin yan sa MWSS Regulatory Office. Sila po ang magsasabi sa amin kung paano po ito ibabalik sa customers. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Manila Water Company Communication Manager Dittie Galang. Maraming salamat po.